Ma babar el kita! Oh, putok nyo! Ano? Sige! Ako'y naglalakbay. Madilim. Mapanganib. Dumating na sa puntos na tuluyang patapon na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako o habang buhay na mabubulok sa mga bilanggo ang pinapasukan ko. Walang yung buhay to. 8 taon na ako sa loob ng bilangguan. 8 taon na rin namumuo at naghahari ang galit at puot sa aking dibdib. Wala nang takot na natitira pang pwede nilang ipiga sa pagkatao ko. Bahala na. Patay kung patay. Isa lang naman ang hantungan ng lahat eh. Una-unahan lang yan. Anak ng kagaw. Sino nagpadala yan sa inyo dito? Isoli yan! Ibalik nyo sa Montenlupa yan si Belica, instigador! Yan ang magpapasimuno ng kaguluhan dito! Hindi maaari yan, direktor! Ayoko yan taong yan dito sa Iwahig! Alam nyo ba ang katumbas yan? 1,000 presong ipadadala nyo sa akin! Wala tayong magagawa. Puto sa taas. Beres, ino mo. Tapos
Linis. Sige. Ngayon mo yan. Nagkakapatayan dito dahil lamang dyan. At ang regulasyon dito, walang plato, walang kakainin. Ang barak sa ito, tulungan lamang. Alas 4 ng umaga, maririnig nyo ang kalimbang ng kampana. Sa loob ng 3 minuto, ang lahat ay kailangan nasa labas na. At ang mahuli, walang lalamunin. At may parusa pa. Alas 4:30, kailangan ang lahat ay nasa bukid na. At habang nagtatrabaho, ay walang kwentuhan. Maliwala pa? Wala na masiga dito. Wala. Ako lang! Kaya kung may reklamo ka sa akin, patakaran dito. Gusto mo makapagbasagan na itlog? O makapagpatayan? Patawag mo lamang ako kahit ako natutulog. Kahit ating gabi! Pagbibigyan kita. Ako rin! Kahit natutulog ako. Pagising mo siya. Kapatas, bagay sa'yo yung toga. Salamat. Ganda. Papatay na surot. Kasama sa buhay barak yan. At lalo huwag kang sasaling ng lamok. Alaga ko yan. Aray ko. Butch, anak. Nasa sinapupunan pa lamang kita eh. Itinalaga ko ng magiging obispo ka. Para higit kang makapaglingkod sa Diyos. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Magiging abogado ka. At ikaw ang mamamahala sa mga negosyo natin balang araw. Tandaan mo yan, Butch. Oops, bang, iyo, isoli mo sa akin yan. Huwag ka maglaro ng baril. Bang, akin na yan. Bang. Isoli mo sabi sa akin yan eh. Bang. Akin na. Gusto mo talagang matuto ko humawak ng baril. Naku, Bert, ha? Huwag na huwag mong tuturuan humawak ng baril ng anak ko. Mamaya, ma. Pabayaan mo siyang matutong humawak ng baril para malaman niya kung ano ang baril. Bueno, kung sa bagay, yung lolo niya, Hunter. Oh, ayaw mo ba nun? Baka paglaki niyang anak mo, maging kasing husay ng papa mo. Yun naman pala, eh. Sa inyo!
Ayoko nang pupunta ron. Dito ko na gusto dumaan. Sa akin, gisingin kita kahit anong oras pag makikipagpasaga na ako ng itlog sa'yo. O ngayon, oras na para magpatayan tayo. Sampo! Dalawang po! Tatlong po! Apat na po! Limang po, huling bilang! Kayo ng papa.
mula noon ay nagsimula na akong malito. Sa murang edad pa lang ay nagpakatarantado na ako. Ang mga nakakasama ko ay yung mga siga ng lansangan, mga puta, multaper, mga magnanakaw, mga manggagancho. Kaya isa na rin ako sa kanila. Pero si Papa, hindi siya nawala ng pag-asa sa akin. Ipinanik niya ako sa Baguio para mailayo sa gulo at pinangakuan ng bagong kotse. Kung magpapakabayad daw ako. Siyempre, pagbalik ko, kunwari mabait na. Putz! Ganda ng auto mo, pati na hapkat! Siyempre, bigayin niyo pa pa. Pinaghirapan ko yan, no? Ang tinapay! Oh, huwag ka masyadong malapit. Baka tamahan yung pintura, magasgasan. Sela mo naman, oh. Ang ganda. Nandiyan ba si Babe? Kanina ka pa inihintay. Ayos. Uy, Butch! Nako. Hi, Shirley. Oh, Butch, kamusta ka na? Ang ganda ng auto mo ngayon, ah. Bigayin ni Papa. Ikaw talaga. Oh, kamusta na? Jibal? Nandun lang sa loob, may kinakausap lang. Lalabas din yun, hintay mo. Hoy, Mike, tawagin mo na nga si Jibal. Sabihin mo, nandito na yung kinakapatid niya, si Butch. Sige. Ganda mo ngayong gabi, ah. Sumesexy ka. Sige, Val, mauna na ako. Sige. Oh. Val, si Butch, nasa labas. Eh, ano ngayon? Mukhang inaaswang ka na ng kinakapatid mo, eh. Iba na singit niya sa bebot mo. Ingat ka dyan, Val, eh. Baka try to rin niya. Hey! Oh! Merry Christmas, babe. Merry Christmas. Ganda mo ngayong gabi, ah. Thanks. What have you been doing lately? Roaming around, missing you. Pare, ano? Pare, siya nga pala, I would like you to meet my best friend, Dindi. Hi. Hi. Sige, sige tayo. Hoy, hoy! Yo! Sige, pare! Butch, yan yung maliligaw ni Babes, oh. Hindi niya ba alam na reservado na si Babes? Ayoko nang makikita ang pagmumukha mo dito, ah. Oh. Kaya uwi! Hoy! Merry Christmas! Ma, ang tagal naman ni Kuya. Mag-aalas 12 na. O, hamot, darating na yan. Sige na, upo ka muna ron. Si Butch. Wala na naman. Pa! Pa! Andiyan na ho si Butch. Dumating pa. Anong oras na?
namang pagka ganitong Pasko eh, nagsisimba tayo ng ganitong oras. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Sa party lang po pa. Party na naman, iho naman. Ano pa ang aabuti natin sa Misa de Aguinaldo? Sorry, ma, pa. Di na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil dito ka sa bahay, grounded ka. At huwag kang gagamit ng auto. Sandali lang, Jun. May kukunin lang ako sa barkada. Hindi naman malalaman ni Papa yun eh. Sabi ni Papa, huwag na huwag ko daw ibibigay sa'yo. Guard, buksan mo kayong gate. O, yan na. Buksan mo ngayong gate. Eto eh. Gulo mo naman eh. Oo, inom na, inom na! Uy! 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 Wala na akong magawa. Parang sinusundan na ako ng trouble. Lalong-lalo na nung mabuo ang barkada. Common enemy namin ay ang mga BMI cadets. Walang sino man ang may atraso sa amin ang pinalalampas namin. Ano na naman ba itong ginawa mo? Talaga bang ikaw eh, hindi natitigil dyan sa mga kalokohan mo? Ano ba ang gagawin ko sa'yo, Butch? Gusto mo bang ipakulong na kita nang matigil na yung mga kalokohan mo? Huwag naman po, Papa. Eh, anong gusto mo? Ilang beses na kitang naging sakit ng ulo. Butch, I'm warning you for the last time. You stay out of trouble. Do you hear me? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Papa. Sorry ho. Babes, ano ba talaga ako sa buhay mo? Butch, mahal kita. Ano ka ba? Ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Hindi mo ako mahal eh. Akala ko ikaw pa naman ang makakasama ko ngayon, litong-lito utak ko. Alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. May magagawa ba ako doon? Eh, ikaw itong pumasok sa mga gusot. Sige na, samahan mo ako kahit ngayong gabi lang. Baka kasi hindi ko na makayanan eh. Gulong-gulo na utak ko. Butch, alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. Hello? Hello? Hello, Lindy? Si Butch to. Butch? Hello, Lindy? I need you tonight very badly. May problema lang ako. Kita naman tayo. Magalala. Pananagutan ko to. Mukhang congressman eh, no? Atak mo. Ano pare, tingnan nyo. Eksaktong. Pwede na yan. Mag-iinuman pa kami. Pare, oh. Josie, magdala ka nga ng pulutan dito. Oo nga, wala na eh.
Pare, buburol to eh, no? Pare, pag kinasal na to, hindi na tayo makakasama sa mga, alam mo na. Hiniraan nyo na. Ay, inichata ulo. Mel, ano nangyari doon? Butch, hindi, binastos ng mga grupo ni Boy. Andyan sila sa kabilang kanto. Gago yun. Pare, relax, relax. Relax. Pare, nagkamali sila niloko. Hoy! Kilala mo ba kung sino binastos mo? Shota ako yun! Boy Del, shota niya raw. Eh, ano ngayon kung shota mo? Bakit hindi mo pa naman siya asawa? Kilala mo ba ako? Ha? Si Butch Belica. Eh, ano ngayon kung ikaw si Butch Belica? Tarantado magsasalita ito ah. Butch, bumulat! Tayo ngayon. Huwag ka mag-alala. Maayos din to. Tabi mo na, oh. Tabi. Tabi na dyan. Tabi na. Tabi. Inaamin kong binaril ko ang driver ni Boydel. Pero dahilan nito sa aking pag-aakala na sa pagyuko, ay dadampot siya ng baril. At ang inakala kong tunog ng kasa ng baril, ay tunog pala na nagmula sa handbrake ng kotse. At dito nagsimulang magkagulo-gulo ang buhay ko. Isang malaking pagkakamali na alam kong pagbabayaran ko. Padre, napakabata pa ng aking anak para mahalo dyan sa mga hardened criminals. Gawin mo lahat ang magagawa mo para maalis siya dyan. I cannot let this happen. It's a shame to my family and to my dignity. Naintindihan kita. Padre, I suggest we do a delaying tactic. Ano? Naintindihan kita. Padre, I suggest we do a delaying tactic. Ano ang nasa isip mo? We can always make it appear. Butch was literally out of his mind when he committed the crime. Ano ang ibig mo sabihin? Then we'll plead for temporary insanity. Anything, anything to help my son, attorney. Nakakahiya kay Direktor. Sorry, Papa. Talagang naaasar lang ako si Raulong yun. Butch, anak. Sana ay matuto ka na sa mga nangyayari. Sarili mo lang ang sinisira mo. Ako, I can only go so far for you. Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong sarili. Give yourself a little respect, son. Have a little dignity within you. Tigilan mo na yung kababarkada mo. Puro mga bandido yung mga nakakasalamuha mo. Sayang lang ang pinag-aralan mo. Isipin mo naman ang kahihiyan ng pamilya natin. At alalahanin mo ang pangarap ko sa iyo na maging isang mahusay na abogado at balang araw ay siyang mamamahala sa mga negosyo ko. Huwag mo sana akong bibiguin.
Ninyo, Mami, sila hindi po ba nandyan? Ah, wala siya dito. Saan po nagpunta? Wala, umalis na siya. Lindy! Lindy! Teka, ano bang kailangan Lindy! Mo ka, Lindy? Wala siya rito. At saka hindi ba sinabi na niya na ayaw niya na sa'yo? Butch! Lindy! Mabuti pa umalis ka na. Kundi, papupulis ka namin. Dad, huwag niyo na itago sa akin si Lindy. Napag-desisyon na ni Lindy. Nakalimutan ka na. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang istorbohin. Dad, hindi ako naniniwala sa inyo. Sige. Labas niyo si Lindy. Paayon niyo siya pakita sa akin. Sina, umalis ka na. Umalis ka na. Kundi, wala ka rin magagawa. Eh, pare, asawa ko yun eh. Teka na. Pare, masakit dito eh. Ayan talaga ang buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Kuha ko nga patong-patong problema ko sa airmat ko eh. Pare, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Inom na lang natin yan. Waiter! Pare, trouble to. Pare, delikado. Nasa kotse gamit natin. Mag-CCR lang ako. Cool ka lang. Huwag kang gagalaw hanggat di ako nakakabalik. Dito pala si Ruben umali. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Si Butch Belica. Hindi ka ba? Nasaan si Butch Belica? Tado ka pala eh! Huwag ka kinatakot ha! Ano? Huwag mo akong tatakotin. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako! Tol, relax ka lang. Alis na! Sige na! Tara na, pare! Bisenyo! Please! Alis na kayo! Bisenyo! Tara na, pare! Relax ka lang, tol. Tama na. Pare, pagbutihin natin. Huwag tayong papayag na habang buhay, ganito na lang tayo. Dapat kahit isa sa atin, umasenso. Pare, salamat ha. Saan? Sa pagpigil mo. Pare, kung di mo ako napigilan, baka napatay ko yung mga yun. Pare, para saan pa ang magkaibigan? Alam mo pare, tama kay. Dapat may patutunguhan ang buhay natin. Balang araw, makikita nila. Ben, kapag ikaw umasenso, wag na wag mo kakalimutan, ha? Ikaw din, ha? Siyempre naman, ikaw pa. Sabi ko sa'yo, eh. Ay, maniwala sa akin. Ako pa. Ha? Maniwala, oh. Butch, trouble! Grupo ni Boy din. Pinapaligiran tayo. Delikado lagi natin, eh. Lahat ay exit sarado. Puro sila may karga. Ilan sila? At saan sila pumwesto? Wala tayong kargada. Taglit tayo. Bing, tawagan mo nga si Bingbong. Sabihin mo magdala ng gamit. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Tatawagan na lang kita. Jaime, maganda ka ng bote at kasilina. May gagawin tayo. Ang daya mo. Kanina pa kita binabaril. Hindi ka pa rin tinatablan. Hindi mo nga ako tinatamaan eh. Boy, pwede bang hiramin yung baril mo? Hoy, baka naman pwede mo kami pagpasensyahan. Kalalabas ko lang.
Wala pa akong dalang gamit. Humihirit at ang kamalasa natin, Butch. Alam mo naman wala akong karga. Baka pwede mo akong pagpasensyan ngayon. Paano? Wala kami dalang humihirit at ang kamalasa mo, Butch. Parin Boy, mukhang kumambi yung kamalasan mo. Ano bong? Butch, ito na kargada. Barilin na natin yan. Too late. Nahiro ka naman eh. Di bale, may isa pa akong trouble. Tara. Parin Boy, ingatan mo itong laro-laroan ko ha. Ingatan mo ha. Tara. Mga tarantado! Takbo! Bili mo ito, opo. Para ka nang tumama sa sweepstakes. Malinis ba naman ang titulo niyan? Oo, napag-aralan ko na mga titulo nito. Magandang umaga ho, Don Porfirio. Magandang umaga naman. Si Butso, nakipagbarilan sa aming kagabi. Si Butch? Napalaban ho siya sa mga tauhan naming NBI sa Menyo, Manila. Kasalukuyan ho namin siyang pinaghahanap ngayon. Nagawa ko na ang lahat. Wala na akong magagawa. He is now in God's hands. Ang ipapakiusap ko lamang sa inyo, kung sakaling mapapatay ninyong aking anak, kung maaaring ibigay ninyo sa akin ang kanyang bangkay para maipalibing ko siya na maayos.
Samantala, isang shootout ang naganap sa New Manila, Quezon City, kung saan nasangkot ang isang teenager na nakilalang si Butch Belica. Si Belica ay sinasabing nalulong sa kanyang mga kabarkada at nakipagpalitan ng putok sa ilang mga CIS agent at NBI agent sa nasabing insidente. Si Belica ay pinaghanap ngayon ng pulisya upang tanungin sa nasabing pangyayari. Samantala, magbabalik ang mga balita. Ang bukas, alas 9 ng umaga. Insidente. Si Belica ay pinaghanap ngayon ng pulisya upang tanungin sa nasabing pangyayari. Samantala, magbabalik ang mga balita. Ang bukas, alas 9 ng umaga. NBI! Huwag kang bumurot! Tukaw kita! Kutuwa! Kunin yung baril! Alam mo ba kung anong pinagbili ng papa mo sa amin? Hindi bali na raw na pariling ka namin. Basta lang daw may solim bakay mo. Para naman daw, may palibing ka na maayos. Napadalaw ka. Kaya lang, kasama katawan. Alam mo kung para sa akin, dito alam sa pangkat namin. Malaking pangkat ito. Hindi ka totoong nanggaling sa loob kung wala kang tato sa katawan mo. Ikaw sa gandahan mo. Akong bahala dyan. Good! Kahit tantarin mo ng tato ang buong katawan mo, senyorita ka pa rin. Hindi ka pa rin makakaligtas sa mga barako sa munti. Teka lang, boss. Bilsa mo! Thank you.
Dahil sa influenza at koneksyon ng aking ama, labas-pasok pa rin ako sa mga bilangguan. Piyansa dito, piyansa ron. Unti-unti kong nakikita ang kapangyarihan ng pera. Kung sino ang may pera, ay siya rin ang amo ng katarungan. Bulag ang katarungan dahil ito ay may piring at nakatago sa dilim. Mga piring na iniligay ng mga maimpluensya, piring na isinuot ng mga mayayamang may lupa, at malalaking ari-arian. Tinakpan ang mga mata ng katarungan upang matikom ang mga ngipin ng batas sa isang bansa na pinangungunahan ng kapitalismo kailanman ay hindi maghahari ang tunay na hustisya. Patuloy na magiging tuta ng mga mayayaman ang mga nasa gobyerno. Oo, ang katarungan ay bulag, subalit nakakakita ito sa dilim. Nabuksan at ipinamulat sa akin ni Hizon ang mga prinsipyo na ipinaglalaban ng komunismo. Sa oras na makalabas ako ng apil, binalikan at binugbog namin ang mga BMI cadets. Nakasaksak na naman ako at muling nakulong. Tol, ang gusto mong gawin ko? Bumaba ka Maynila. Puntahan mo si Papa. O kaya yung ninong ko, si Speaker. Sabi mo, kailangan kong tulong. Butch, ninong mo si Speaker. Ibibigay ko sa inyo lahat. Magandang gabi po. Oh, Butch! Palabas ka na pala, di ba? Sabi ko sa iyong huwag kang pasusubo sa gulo at papasok sa walang kabuluhan. Out on bail lang po ako ngayon. Anak ko yan. Dong, punta muna ako sa barkada ko. Sige. But stay out of trouble. Opo. Ako na nga. O pare. Pare, ano sabi ng ninong mo? Kamusta lang? Suplado, pare. Sinawa ako lang yung kotse. Pinapalo pa ako. Loko, ah. Pa! Oye, Japan! Butch. Oye, Japan. Usap tayo sa labas. Pare, sandali lang ah. Parang tato ka. Pati babae ko pinakalaman mo. Huh? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero ngayon alam mo na.
Ha? Oh, Juan, kumusta? Ayos lang. Pare, sige. Hello, pare. Magkita tayo sa Bayside. Magdala ka mahaba. May trouble. Juban, nasa na? Wala lang si Juban. Kayo pa nakalis. Bush, akala yung baril mo. Ba't mo kukunin yung baril ko? Kanina ang dami-daming baril dito, hindi mo kinuha. Bakit? Takot ka ba kay Juban? Hindi kami natatakot kay Juban. Sige, kunin mo, subukan mo. Ipuputok sa inyo to. Tara. Devon, anak. Kanina ka pa ba? Kanina pa, ha? Anak, ano nangyari sa'yo? Wala to, ma. Devon, anak. Devon, tama na. Tama na, anak. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Sumuko ka na, anak. Tama na. Parang tagal mo lumabas ang bata mo. Relax ka lang. Lalabas din yun. Nagpapaganda lang yun para sa akin. Eh, maubos itong botong pakman natin eh. Penga. Butch, si Tolik sasabayan ng girlfriend niya. Hinahanting ka. Kupal na yung kinengkoy ako. Magsumbong pareho ko sa'yo para pare-pareho tayo mapulbos. Ah, ganun? Tara. Medyo-medyo lang, ha? Huwag ka mag-alala. Kaibigan naman natin to, eh. Si Juban lang may atraso sa akin. Tatakuti ko lang to. Hinahanap mo raw ako? Oh! Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Anong gusto ko? Eto! Eto gusto ko! Thank you.
Butch. Pare, pumutok. Ba, maniwala ka naman sa akin. Aksidente yung pangyari. Hindi ko naman sinasadyang barilin siya eh. Pinukpo ko siya ng baril. Pumutok. Ba, hindi ko talaga sinasadya. Gusto ko lang naman siya takutin at turuan siya ng leksyon. Eh, akala ko kasi kasama niya yung mga barkada ni Juban, kaya binalikan ko sila. Pa, please naman, maniwala kayo sa akin. Pa, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Boots, anak. Sumuko ka na. It's time to stop running. After a thorough investigation of the case and a review of the pieces of evidence presented by both parties, Jun, bilisan mo at atrasado na tayo sa hearing ni Butch. Oo, pa. Pa, sana ma-absolto si Kuya sa kaso niya, no? Wherefore, the court finds the accused, GREPOR Belgica, alias Butch Belgica, in criminal case number 07074, guilty beyond reasonable doubt of homicide and hereby sentences him to suffer an imprisonment of reclusion temporal. John Bob! Pare, papano ka na? Huwag kang mag-alala. 12 taon lang to. Kayang-kayang bunoy. Bagay na hindi ko kakayanin. Maski sa ang impyerno ako mapunta, matatag ang damdamin ko. Matatag ang damdamin ko. Butch! Ang tagal kitang inintay! Kailangan mo yan. Ilang tatago siya sa loob. Kanya-kanya tayo sa lag dito. Kakailangan mo yan sa loob. Malaki matutulong sa inyan. Tara. O, mga kakosa! Si Butch Belgica, bagong dating! Butch Belgica! Butch Belgica! Sana, Butch! 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 Wata! Si Butch Belgica! Wata! Butch! Okay ka, kakosa! Butch! Si Tingaling! Si Bagyo! Si Boy Kamatis! Si Soiti ng Kangkalo. Kamusta ka, Butch? Yan ang mga kakosa natin dito. Sanggan dikit. Okay na. Ako pa. Ay, Butch. Ay, ako dyan. Uy, Butch! O, goli kaya ta? O, Butch! Goli ba? Oo. Ang sang-sang. Tama-tama, malapit na rancho. Butch, sabon, oh. Salamat, ah. Mabongo yan. Imported. Ubus, tama na. Dagdag lang sa karpeta mo yan eh. Mga kosa, tulungan niyo ako! Papatayin ako
Kahit si Butch baka ako patayin, para mo lang awa. Tulong ako. Ano mga kosa? Arborin ba natin to? Ikaw ang bahala, kosa. Mabilis kumalat ang takot at respeto para sa akin ng mga kasamahan ko sa loob. Sila Boy Ampil, Aguilar, Joe Balais, Rudy Fuentes ay naging mga karancho ko. Ako ang nagsilbing katalitiko sa pananatili ng kapayapaan at katahimikan sa loob ng munti at kaguluhan kung nais namin. Di nagtagal ay napasok na rin sa munti ang aking mga kababata at kasamahan sina Jaime, Boy, Bingbong. Pare! Pare, hindi mo rin kami matiis, ano? Namimiss mo rin kami. Nagsimula akong magsulat sa iba't ibang pahayagan at magasin. Subalit hindi ko pa rin maitugma sa aking mga sinusulat. Ang pagkakakilala ko sa tunay na Diyos at sa mga nakikita kong umiiral na social injustices at kalikuan ng ating bansa. Marami pa rin akong katanungan sa buhay. Butch! May bisita ka sa social hall. Ang ganda, pare. Isay. Caroline daw yung pangalan niya. Pare, ang sexy. Pare, ipakilala mo ako. Iba lahat mo lang sa akin. Isay, pare. Pare, hindi ko pa kakilala yun. Kilala mo yun. Nainit ka na? Medyo, kanina pa. Hi, I'm Carolyn. Kasama ko si Daisy. Hi. Natanggap mo ba yung card ko? Ang ganda mo pala. Nabasa ko kasi yung write-up tungkol sa'yo. Doon sa Sunday Times Magazine. Kaya, nagka-interest ako. Huwag ka masyado magpapapaniwala doon. Hindi, maganda naman yung nakalagay tungkol sa'yo eh. Oo, pero ang ganda mo talaga. Salamat sa dalaw mo, ah. Buti hindi mo ako nakakalimutan. Hindi ka nagsasawa. Alam ko naman ang kalagayan mo dito sa loob, eh. Mahirap ang makulong, di ba? Napakalungkot. Mabuti ka nga, hindi ka nagtatanim ng sama na loob. Hindi tulad ng iba dyan. Galit na sa mundo, galit pa sa hindi Diyos. Hindi mo naman sila masisisi. Tagal ko dito sa loob ng munti. Lahat ng mga tao dito, lahat ng iyak ng api, ay unti-unti na napaparam. At lahat na namumuong galit, ay unti-unti na rin nadudurog. Tagal ang panahon. Bakit? Dahil ba sa hirap dito sa loob? O dahil sa walang pag-asa? Tagal ang panahon. Marami na pagod. Marami na rin nagpahinga. Butch, huwag ka mawawala ng pag-asa. Habang may bukas, may pag-asa. Alam ko. At habang may Diyos, at nandyan ka, may pag-asa ako. Jesus,
Alam kong nariyan ka, naririnig mo ako. Alam kong ikaw ay buhay, at ikaw ang tutugon sa aking panalangin. Panginoon, pagod na ako sa ganitong uri ng buhay. Gusto ko na ng kapayapaan, ngunit hindi ko alam kung paano. Tulungan mo ako, aking Panginoon. Ngayong gabi, pinauubaya ako na sa iyong kamay ang aking buhay, aking hinaharap. Patawarin mo ako, Panginoon. Butch, may masabang balita. Ha? Ano? Pinagsamantala ng grupo ni Nakalbo si Caroline. Anong balak mong gawin ngayon? Sa aking dibdib. Muling napukaw ako sa kamalian ng sistemang nasusunod. Hindi para sa atin itong mga kulong na ito, mga kasama. Hindi ito para sa ating mga biktima ng bulok na sistema na ating lipunan. Hindi ito para sa mga tulad na ating ibinusabos, inapi, at itinuring ng basura ng malalaki at mayayaman. Ang bilangguan na ito ay para sa mga diktaturang rehimen at sa mga kakuntsaban nilang mayayaman. Sila ang nagpasasa sa mga pagod at pawis ng mga magsasaka. Sila ang nagbenta ng kalayaan ng ating bayan sa mga dayuhan. Sila ang dapat ibaon dito sa impyerno to, hindi tayo. Tumakas tayo, mga kasama. Ipaglaban natin ang ating paglaya. Wala nang mamawala sa atin, kundi ang kadena ng ating pagkaalipin. Buwagin natin ang pader na sumupil sa atin ng matagal na panahon. Tukdulang bumaha ng dugo, makamit lamang ating minimiting paglaya. Butch, supina, para sa'yo. Para sa'yo naman to? Sa Baguio. Hindi pa tapos ang kaso mo doon, di ba? Pagkakataong lumabas ako mula sa munti, nakita kong bulok na sistema ng pamahalaan. Ang walang saysay na pagpatay sa mga taong kumakalaban sa gobyerno. Sir, baka pwedeng makisindi, sir. Tumingay! Susi! Dali! Dali! Bakit nyo? Butch! Dali mo! Halika lang! Bakit tayo? Kaya!
Dali! Dali! Ugnalin yung mga kasama namin, ah! Sobra ka na! Masyadong mahaba ang buhay mo! Sasalvage ka namin ngayon! Kabo! Tama na yan! Akala ko yun lang katapusan ko nung gabing yun. Kaya ako nagpasalamat. Dahil nadama kong meron pa rin kamay na nagligtas sa akin. Sunod-sunod ang tangka ng mga pulis sa buhay ko. Kaya binago ko ang aking plea of not guilty to guilty. Dahil mas gusto ko nang malipat muli sa munti kaysa manatili sa Baguio nang madama kong mas nanganganib ang buhay ko. Malitira mo! Yan! Tama na! Kain! Tanga! May kinig ka kasi sa meron eh. Mainit ang mundo ng munti ngayon, Kosa. Dahil sa bagong superintendent, nagpaparamdaman lang. Dahil katatapos lang ng pistok. Parang nabalita mo ba yung riot na nangyari dito? Hindi. Totoo yun. Hindi. Problema talaga yung bagong superintendent dito. Malakas ang kapit. Ang masama pa nung Butch, galit sa komunista. Diba, commander of the guards pa lang yung mokong na yun eh. Pinag-iinitan ka na nun. Ang balita ko pa, isa ka sa mga in-order niyang inkomunikado. Di mangyari yun. Boy, Jaime, Bingbong, tawagin mo mga kakosa natin. May pag-uusapan tayo. Butch, humina na samahan dito. Marami nang bumaliktad simula nang mawala ka rito. Bakit? Meron na silang bagong leader. Sino? Mabuti po. Butch, I fully understand how you feel about the establishment, the system, the injustice in this penal institution, the corruptions, the immorality. Sa palagay mo, hindi kaya nangyayari din ito sa iba pang mga lugar? Pero sir, hindi na ito dapat magpatuloy. Kailangan ng pagbabago ng isang taong may tapang upang baguhin ang bulok ng sistemang ito. At ikaw ang taong yun? Dito niyo ako nilagay. Alam nga nila ko dito. Basta maghintay ka rito. May darating na escort mo. Oh, my God.
Boy, kaya mo yan. Butch. Pagpukuha ng Butch. Mamamatay na yata ako. Gago. Boy, paano ka mamamatay? Nasa mundo mo ka. Hindi, Butch. Nararamdaman ko na, Butch. Saka lang, Kosa. Kaya mo yan. Butch. Kaya mo yan, Tol. Kaya mo yan. Hindi ka mamamatay, boy. Kaya mo yan. Butch! Butch! Ikaw talaga? Ano ba yung ginagawa mo? Pare, tandaan mo, masamang damo ka. Magkikita pa tayo sa loob. Lumabas ka doon! Tumabi kayo dyan, baka patayin ko kayo. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng munti pagkatapos ang pinakamalaking riot. Kansilado ang lahat ng pribilehiyo. Walang magtangkang lumabas ng selda dahil siguradong may madidisgrasya. Kosa! May tama ko! Bilis ka! Bilis! Mamaya na, nag-almusal pa ako! Mamaya na, wala nang pahipinga! Magpatayo na tayo! Antigas talaga ng ulo mo, no? Tarantado itong kulit nito, umuwi ka na! Butch, hotcake! Tara, pare. Arena ba yan? Gaw-gaw, pare! Butch! Ayaw mo? Butch, yun na lang. Pare, trito na natin to. Raps na to. Ano yan, meow-meow? Hindi, Mickey Mouse! Ay, daga! Alisin mo kayo dyan. Ikaw. Ayoko. Ayaw mo. Hi. Hi. Kilala ba kita? Ako nga pala si Matt.
kaibigan ka sa girlie. Nakita na tayo dati nung unang punta ko rito. Pero siguro hindi mo na ako natatandaan dahil marami kami noon nung nag-field trip kami sa sociology class. Wala naman ako natatandaan dumadalaw sa akin kasing ganda mo. Salamat. Siya nga pala, nabalitaan ko kasing birthday mo. Happy birthday, para sa iyo yan. Salamat ha. Butch, tulungan mo naman ako. Saan? Kasi ma-report kami sa sociology tungkol sa human behavior. Ba, magaling tayo, Zay. Tingin ang bitay! Bagsak ang mga nagkukunwari! Mga santo at santal demonyo! Mama! Penal Colony. Sa Palawan. Arrangement has been made with the government. Malaking bonus sa buhay mo yan, yo. Butch, pabayaan mo na sa akin yan. Magpahinga ka na lang. Alam mo, Roger, balang araw mamumuno ako dito sa Iwahig. At ayokong mamuno na walang pinagdadaan ng hirap. At kung mamumuno man ako, gusto kong maging ehemplo sa lahat ng taong pangungunahan ko. Kaya hayaan mo ako magtrabaho. May dahilan ang lahat na ito. Pinatawag kita dahil sa magagandang reports na natatanggap ko tungkol sa iyo. Well, actually, ayon sa sarili kong observation, nakikita kong pwedeng-pwede ka ng pagkatiwalaan, Bud. I am recruiting you to be a member of an elite striking force team. Kinagagal ako, sir. Sa aking pagkakapasok bilang miyembro ng Striking Force Team, kami ang namahala ng katahimikan sa buong kolono. Pagtuki sa mga taong gustong tumakas. Pagdisiplina sa mga magnanakaw. At pagpapatigil ng sugal sa loob ng kolono. Butch! Butch! Huwag kang tumuloy. Delikado ka. May gusto kong yumari sa'yo dyan. Sino? Si Bernabe at mga tao niya. Butch, huwag ka lang pumasok. Kanino ka ba? Ang problema rin!
naman, pumunta ka. Miss na miss na kita. Hindi mo ba natatanggap yung mga sulat ko? Matatapos na kasi ako sa medisina, kaya lagi akong abala. Siya nga. Masayang-masaya nga ako eh. Nakarating ka. Dito na tayo mag-apunan. Magpapautos na lang ako. Mag-picnic tayo na laba. Kumusta naman ang buhay mo dito? Dito? Masayang malungkot. Mahirap na madali. Paiba-iba. Pag minsan nga, para kang boteng inaalon sa malaking karagatan. Buong buhay mo na lang ba, Butch? Mananatili ka rito? Hindi naman buong buhay. Gagawin ko lang lahat ng kabutihan. Sa abot na aking makakaya, para hindi na makabalik dito. Meron ka pa bang dapat balikan sa lugar na gaya nito? Ang mga lugar na to, mga bilangguan at ang mga selda. Ewan ko. Pero ikaw, ano ba nakikita mo sa mga kulungan na ito? Basurahan ng mga latak ng lipunan. Ako rin minsan akala ko, dito na ang lugar kung saan tinatapon ng mga taong walang kinabukasan. Pero sa panahon inilagi ko dito, nakita ko na meron pa mas malalim na kahulugan bukod sa mga yan. Sa loob ng mga pader na nakaharang, sa likod ng mga reyes na nabubulong, ay ang mga presyong pinagkalooban ng pinakadakilang kaloob ng Diyos. At yan ang buhay. Isa lang ang buhay. Bukas, maaaring wala na ito. Kaya't dapat, pagbutihin mo, ingatan mo, at mahalin mo. Ang buhay na pinagkaloob sa'yo ay siya rin pinakadakilang handog na may alay mo sa kanya at para sa iba. Nagkaroon ako ng matinding inspirasyon para magsulat at ilathala ang aking mga pananaw tungkol sa buhay bilanggo at mga bagay na aking napansin na hindi tama sa pamamalakad ng mga namumuno sa loob ng iwahing, mga abuso at kalikuhang umiiral. Tungkol sa aking pamilya, may mga bagay-bagay pa rin dapat mahilom, lalo na sa aming dalawa ni Papa. But sulat, galing Maynila. Tapang at tibay ng loob. Subalit ang nilalaman ng sulat na yun ay higit sa aking makakayanan. Hindi ko matatanggap na pinuputol na ni Met ang aming relasyon. Tinatanong ko ang aking sarili, ano ang aking kasalanan? Sadyang ganito ba kalupit ang tadhana? Pinakakong tumakas. Ngunit nanaig pa rin sa akin ang tamang desisyon na pag-isip-isip ko na ang mga balakid na yon ay kasama upang magkaroon ako ng tibay ng kalooban. Sa aking pagbabalik, handa na akong harapin ang iba pang pagsubok na darating sa aking buhay. Thank you.
Wag mo! Suko na kami! Suko na kami! Batas! Pintay mo ko! Sama sa langit, ibinibigay ko at isinusuko sa inyo ang aking buhay. Ako'y maglilingkod sa inyo. Gamitin mo po ako upang akain ng mga naliligaw ng landas. Na inuhukay niyo sarili niyong libingan. Mga kasamang kolono, kilala niyo ako, si Butch Belica. Dati si Raulo, na nangunguna sa lahat ng gulo dito. Kung saan-saan kulungan ako napadpad, halang ang aking kaluluwa. At wala akong kinikilalang Diyos. Kahit sino hindi kinurungan. At wala akong kinakatakutan. Magpatayin tayo, okay lang yun. Gusto ko yun. Wala akong inaatupag. Kung sino man ang umarang sa aking daan, ay sinasama ko sa impyerno. Ngunit ngayon, nagbago ng lahat. Ngayon, sa liwanag ko na dadalhin. Sapagkat itinakwil ko na ang marumi kong pagkatao. Baliw! Sabihin mo sa mga kasama mo, napatakasin kami! At ikaw, lumasin dyan! Kung hindi papatayin namin ito! Wag! Ako na lamang. Ito ang aking katawan. Dulugin niyo ako kung kinakailangan. Patayin niyo ako, kaliligayan niyo. Tutal, patay na sa kasalanan ng aking katawan. Eh, hindi nyo naman mapapatay ang aking kaluluwa. Sapagkat ang nabubuhay sa aking katawan ngayon ay si Kristo. Hindi ka pare! At wala ka sa simbahan! Baka akala mo ito si Kristo, ang huling sugo ng Diyos. Kung siya si Kristo, edi pa ako sa cross. Bush! Impyerno ito! Iwahig! Oo. Nasa Iwahig nga tayo. Wala kang rehas tulad sa Muntinlupa. Ngunit higit pa sa mga rehas na to, nakapaligid sa atin. Masikip. Napakasikip at halos wala na kulay. Marami na sa atin ang iniwan ng dati nating mga minamahal. Ang ating mga magulang, mga kapatid. Ang iba na may iniwan ng kanilang mga asawa at nilimot ng kanilang mga anak. Pero hindi ibig sabihin ito na wala na tayong pag-asa. Ito isa lamang pagsubok kung hanggang saan tayo at kung gaano tayo katibay. Higit pa nga tayo mapalad eh, sapagkat naranasan natin itong buhay na to. May dahilan kung bakit tayo narinito upang magising
at malaman ang katotohanan. Kanina lamang ay nagsisina ako ng lubos-lubusan. Binuksan ko ang aking puso at tinanggap ko ang Panginoon at nakadama ako ng ibang klaseng kaligayahan. Ibang-ibang uri ng kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Kaligayahan na alam kong kailangan na kailangan ng mga taong katulad natin. Oo, makakatakas nga kayo. Magiging malaya kayo. Ngunit saan man kayo magpunta at saan man kayo makarating, ay hindi kayo magkakaroon ng kapanatagan. Sapagkat bilanggo pa rin ang mga puso ninyo, walang kapayapaan, walang katahimikan. Sapagkat mga kasama, sa kanya lamang matatagpuan ang kapahingahan. Kung nasa puso natin ang Diyos, yun na ay sapat. Kontento na tayo. At kahit saan ka magtungo, at kahit nasaan ka, may katahimikan ang kaluluwa natin. Kaya noong una, magkakasama tayo dito sa impyerno. Kaya ang hiling ko sa inyo, mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Naniniklodo ako sa inyo. Magsama-sama tayong lahat sa ikalulugod ng Diyos. Dahil mga kasama, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Araw din yun, ipinubura ng maraming kolonos ang mga tatlong palatandaan ng kanilang gang affiliations. Marami ang nagtalaga at sumumpang ipaglalaban ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng penal colony. Isang araw na di makakalimutan sa buong kasaysayan ng Iwahi. Saan dadalhin si Butch? Babalik sa munti. Bakit? Nagalit sa kanya administrasyon eh. Dahil sa pagbubulgar niya sa mga anomalya dito sa loob. Kumusta, Bebot? Eto, Papa. Mais naman. Mabuti. Kagagaling ko lang kay Ninoy. Dinalaw ko sa Fort Bonifacio. Buti pa ho si Ninoy, nadadalaw niyo. Hindi niyo naman ho kailangan dalawin yun eh. Baka nga naka-aircon pa sa selda yun. Pero okay lang. Paano natatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Gusto ko na maging mabuti. Maging masunurin na anak para sa inyo. Hindi ba mabuti na ang kalagayan mo sa Iwahi? Bakit nabalik ka pa rito sa Muntinlupa? Inihayag ko lahat ng kabalastugan ng empleyado at opisyal ng Iwahi. Bakit ba hindi yung mga problema mo na lang ang atubagin mo? Papa, pinapatay ang nagpapadaig. Patulungan mo na ako. Gusto ko na magpakabuti. Dadalaw nyo. Hindi nyo naman kailangan dalawin yun eh. Baka nga naka-aircon pa sa selda yun. Pero okay lang. Paano natatanggap nyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Pero okay lang.
Paano natatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Gusto ko na maging mabuti. Maging masunurin na anak para sa inyo. Hindi ba mabuti na ang kalagayan mo sa iwahig? Bakit nabalik ka pa rito sa Muntinlupa? Inihayag ko lahat ng kabalastugan ng empleyado at opisyal ng iwahig. Bakit ba hindi yung mga problema mo na lang ang atubagin mo? Papa, pinapatay ang nagpapadaig. Patulungan mo na ako. Gusto ko na magpakabuti. Butch, natatandaan mo ba nung gustong samsamin ni Marcos ang lupay natin? Sinabi ko kay Presidente noon, even if I eat mud, I will never bow down to him. Pero para sa'yo, anak, I will eat my words. Sa aking pagbabalik, nadamo ko ang init ng pagtanggap ng aking mga kapwa bilanggo. Walang makakapare sa ligaya ang aking natamo. Pagtanggap na nagmula sa mga pusong puno ng pagmamahal, maging sila'y mga preso. Butch! 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 Cosa, may sulat ka! Makasama! Laya na ako! Isang ipinaglabang ideolohiya ng mahal na bayan ay ang supremo at ang sigaw ng revolusyon sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ay ang daan tungo sa kalayaan ay isang kaibangan. Iisa lamang ang daan patungo sa kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakakilala sa sarili. Kung sino ka, kung nasaan ka, at saan ka paroroon. At maaari lamang itong mangyari kung makikilala mo ang iyong tanging tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Malayo na ang narating ko. Maliwanag na. Handa ko nang harapin ang isang bagong umaga.